Magandang umaga. Ngayon ay August 3, Thursday, dito sa Canada, dito sa Labrador City. Ito na yung pangako ko na gusto ko mag-vlog kasi lilipat na kami ng Edmonton, Alberta, Canada. So ito yung day 1 namin. So anong oras ngayon? 6:30 ng umaga ngayon, Thursday, August 3. So, ito, nakaligpit na kami sa bahay. Yan, kita nyo naman, nagligpit na kami. Lahat ng gamit, nasa truck na. Ito, yan. Ayusin ko yung camera. Ito, mamimiss ko tong lugar na to, itong bahay na to, yan. Yan, okay na. So ito yung sinasabi ko na gusto kong i-vlog yung pagpunta namin mula Labrador City going to Edmonton, Alberta, Canada. So lilipat na kami ngayon. Yan. Nilinis namin para wala namang masabi yung may-ari. Bale, ngayon nasa labas na kami ng apartment. Yan, dala ng aking anak yung kanyang dirt bike. Yung kanyang snowmobile, binenta ko na, pati yung sa akin kasi talagang hindi na magkakasya. Tapos mabigat talaga yung karga namin ngayon kasi halos lahat ng gamit pinagkasya namin. Yan yung aking mahal na Reyna. Yan, inaayos yung gamit. So lahat kami, dito kami sasakay sa unahan. Yan, kasi punong-puno talaga. So 6:30 ngayon, ang alis namin dito ay 8 a.m. ng umaga. Anak, hi ka muna. Yan, 8 a.m. ng umaga kasi dadaan muna kami sa aming kaibigan para mag-breakfast. Salamat nga pala sa breakfast sa Ma'am Karem. Yan. Gaya ng sabi ko kanina, ito yung day 1. So, Labrador City moving to Edmonton, Alberta. So, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Kung ilang araw namin idadrive yon. Kung ilang araw namin na biyahihin yon, yung papunta doon sa probinsya ngayon. So, mamaya ulit. Ipakita ko pala yung mga karga namin, no? Yan. Oh, halo-halo na yan. Halo-halo na sila, oh. Mga kawali. Tapos ito, may rice kami. Yan, halo-halo na. Rice is life. Okay, see you later. Ito yung day 1 namin. Nandito kami kinakaren. Ito yung day 1 namin na iba-vlog ko. Ayan. Dito kami nag-breakfast. Hello. So, yan, yan yung ulam namin. Yan, may bacon, may itlog, may damgit, may hopya. Yan, may corned beef. Tapos may pabaon si Ma'am Karim na hopya daw. Wow. Yan. Hindi, sa'yo daw yan ka eh. Yung malaking yan. Andyan uli, si Ate B. Thank you, Karem. Siya may-ari ng bahay. Hi, Karem. Jason. Yan. Wala si Tintin. So, mamaya na lang ulit. Ito na. Nakaalis na kami ng Labrador City. So, on the way na kami. Papuntang Quebec City. Papuntang Quebec. Honestly, nakakalungkot. Siyempre. Tumira kami sa Labrador City for almost 5 years. So, syempre, mamimiss namin yung lugar, yung mga tao, syempre, yung mga nag-guide sa amin from the beginning. Bago kami umalis, nakibreakfast kami kay Ma'am Karem, sa kawork namin, sa kaibigan namin. So, nakita-kita na naman. May konting drama at iyakan na hindi maiiwasan, syempre. Gaya nga ng sabi ko ay talagang nakakalungkot eh, almost 5 years. So Labrador City, maraming salamat. Isa ka sa naging dahilan para unti-unting matupad yung aming mga pangarap. Parang naluluha ako ah. So, ito ngayon, andito kami sa Rap Road. So, ito nasa kaliwa ko, mga trend yan. Ito trend,
kasi nabang alam niyo naman nabanggit ko dun sa mga vlog ko before na yung Labrador City ay mining yon. So ito kaya may mga trend. So on the way na kami papuntang Baie-Comeau, Quebec. Baie-Comeau, Quebec. So ang Baie-Comeau na yon from Labrador City going to Baie-Comeau is 7 to 8 hours. Tapos diretso kami na Montreal, Montreal, Quebec. Baie-Comeau going to Montreal. Baie-Comeau to. O nga tama. Baie-Comeau going to Montreal siguro mga 5 hours pa, no? So, 'yun, samahan niyo kami sa aming paglalakbay. So, see you later at sana makatulong tong vlog na to kung sakaling may pupunta ng Labrador tapos magbabiyahe papuntang Alberta. So, see you later. Tumigil muna kami saglit kasi ito kanina bago kami umalis doon sa bahay, nasa taas. Kaso medyo magaan yung laman nito, lumilipad-lipad doon sa taas, parang umaangat-angat siya, so maingay sa bubong. Ang hirap kasi mag-drive na may nadidinig ka na maingay sa taas. Inilipat na lang namin dito, yan. So inilipat na lang namin dito sa likod. Yan, para hindi masyado maingay sa taas. Kasi syempre natakbo ko ng mga above 100, so gumagalaw-galaw siya dito sa taas. Yan, siksikan talaga yung gamit namin, no? Nakikita nyo naman. Ayoko nang buksan, ayokong ipakita kasi nakakahiya, tapos baka maglaglagan yung pagbinuksan. Yan. Oh, nakikita nyo naman, yan. Anak, mag-hi ka muna. Asawa ko, mag-hi ka muna. So, nag-check-check na rin ako ng mga gulong. Tapos yung takbo ko, yung sakto lang din, banayad lang din. Yan. Sorry, magalaw yung camera, ha. Okay, so see you mamaya. Mamaya ulit tayo mag-update kung nasa na kami. Maraming salamat. So, andito pa rin kami sa, ano to? Highway 389 ba to? Highway 389, papunta tong Quebec. Yan, papunta tong Quebec. Yan. Papunta tong Quebec, so doon kami galing sa Labrador City. Okay, mamaya ulit. Okay na, nananak mo na kami. Mag-share ako ng konting video ng daan. So, nasa highway, nasa route 389. So, papuntang Quebec City. So, pero dadaan muna kami ng Baie-Comeau, Quebec City, Montreal, yan, Ottawa, Toronto, yan, sunod-sunod na yan, hanggang makarating na lang Edmonton, Alberta. Dadaan din tayo ng, ano ba yun, Winnipeg, Manitoba, tama? Okay, tapos Saskatchewan, yan. Okay, mag-update na lang kami mamaya. Maraming salamat. Okay, malapit na kami sa ferry. Yung tinatawag namin na Tadoussac. So, tatawid kami. Siguro mga 5 minutes lang yata yun eh. Na isasakay itong sasakyan sa ferry. Ha? 10 minutes. 10 minutes? 5 to 10 minutes siguro. Yun, free of charge. So, libre naman yon. So, nakagaling na kami ng Baie-Comeau. So, 12 hours na kami. 12 hours na kaming nananakbo. So, ngayon, tinutumbok na namin yung ferry. Itong sinasakyan, yung sasakyan itong truck nung itong truck namin. Para papuntang Quebec City. 12 hours na kaming nananakbo from Labrador City hanggang ngayon. Tapos, mula sa ferry, pagkatawid, papuntang Quebec City, siguro mga 3 hours pa. Tapos mula Quebec City hanggang Montreal, mga another 2 hours pa.
Eh, yung takbo ko ngayon, medyo hindi lumalampas ng 100 kasi mabigat yung dala ko. So, kargado. Kita-kits mamaya. Salamat. Okay, andito na po tayo sa Tadusac. Sasakay tayo ng ferry. 5 to 10 minutes. Sasakay natin sa ferry. Yan, tapos sa another 3 hours drive papuntang Quebec City. Tapos pagpupunta ka ng Montreal, another 2 hours. Pero baka matulog muna kami sa kawan sa Quebec City kasi hindi ko na kaya. 12 hours na ako nagmamaneho. Tapos another 3 hours pa kasi doon na kami mag-hotel sa Quebec City. Update ko kayo mamaya kung sabi kasi ni Mrs. kung saan antukin eh. Pwede naman matulog dito sa sasakyan. Ah, mukhang kakaalis lang nito ha, or magbababa sila? Magbababa. Ah, magbababa pa lang. Tapos tayo naman yung babalit. Oh, pasok na tayo. Yan. So, pagkahatid dun sa mga papunta rito, tayo naman. Pasok na tayo dito. Libre to ha, libre. Free. Sa atin yun, may mga lata-lata na. Sir, kanting donation lang dyan. At ngayon na po natatapos ang aming day 1. Kararating lang namin dito sa Quebec City. So, nag-check-in na kami sa hotel. Check-out namin dito is Saturday ng umaga. Nakakapagod, parang halos nag-drive ako ng mga 16 hours. Mga 16 hours yung na-drive ko, no? Yun, ang mahal na Reyna nasa loob, tsaka ang aking si Utoy. Na dito, nagpapahinga na. Anak, mag-hike ka muna. So, thank you Lord at nakarating kami ng maayos dito sa Quebec City. 2 nights kami dito. Pero hindi naman lagi kami mag-hotel. Kasi syempre, mahal kasi yung hotel eh. Kaya may mga dala kaming mga tent, mga comforter, mga butane, rice cooker. Yan, no? May kanin, no? Ay, nakapanghina. Tapos ang bagal pa ng takbo namin. Kasi ang lakas ng ulan nung malapit na kami dito, sobrang lakas ng ulan. Tapos ito. Kuya Jan, salamat nga pala sa adobo ha. Ito inilagay ko na dito sa microwave. So not bad naman tong aming tinuluyan na hotel. Magkano to? 2 nights asawa ko? Magkano to? 2 nights? So, nagbayad kami dito sa hotel ng for 2 nights, $295 Canadian dollar. So, hanggang sa muli. So, ito yung day 1 namin. So, yung day 2, going to Edmonton, Alberta, ibablog ko ulit. So, sana makatulong. Yung hindi pa nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na. Thank you. At sana kung may makakapanood na taga Labrador City, nakapwa akong Pilipino, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat.